ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay ka lang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kuniyat, hinirang kawang iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo po ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7, 49 na lahat. Pagkalipas nito sa 10 araw ng 7 buwan, araw ng pagtubos, ihipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangin ninyo ang 50 taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng iyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayo magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang iyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo
o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung ilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa digdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan. Ngunit, natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya
Pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mukhang good morning naman talaga dahil sa salamat sa Diyos, maganda-ganda ang panahon po natin ngayon. Umaaraw, namiss natin ng ilang araw at linggo ang ganitong katinding init. At tayo po ay nasa unang Sabado sa buwan ng Agosto. Alam ho natin na every Saturday, inaalala natin, pinagdiriwang natin, lalo na ang debosyon natin sa ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ang nanay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ngayong unang Sabado, bigyan din natin ng parangal at palakpak ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Hindi naman natin kinakailangan magkaroon ng espesyal na araw ng kapistahan. Iba-iba ho kasi ang titulo ni Maria, Fatima, Lourdes, Guadalupe, Perpetual Help. Iisang babae ang ating pinararangalan, ang ina ng Diyos. Kaya alam niyo po itong araw na ito, August 5, nagdiriwang din ang simbahan ng kapistahan ng pagtatalaga sa Basilica Mayor ni Maria doon sa Roma. Meron pong itinatag na simbahan, Basilica, si Pope Sixtus III, na itinalaga para kay Maria bilang tagapagdala ng Diyos, God Bearer. Si Maria ay tunay na ina ng Diyos. Siyang nagdalang tao kay Jesus na ating Panginoon at Diyos. Kaya yung basilika na yon, pinakamatandang basilika sa kanluran. Yun ay itinalaga para kay Maria. Alam naman po natin ang role ni Maria ay ilapit tayo sa Diyos, hindi lang sa Kanya. Ganyan naman ang mga nanay. Bakit ang pinakamahalagang turo, payo at pabaon, sabihin na nating pamana ng isang magulang, lalo na ng ina, ay ang turuan ng kanyang anak na magdasal. Sapagkat alam ng nanay, isang araw, iiwan ko ang mga anak kong ito. Kanino ko ibibilin? Hindi madaling magtiwala na lang ng ganun-ganon. Kung meron ka mang dapat pagbilinan ng iyong mga anak, walang iba, kundi sa Diyos pa rin. Kaya inilalapit mo ang iyong mga anak sa Diyos. Ganun si Maria. Inilalapit tayo sa Diyos. Tinuturuan tayong magpuri sa Diyos. Kaya ang ganda ng ating salmong tugunan, naaalala ko ang awit ni Maria. Naaalala ho ninyo yung Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri. Ngayon, ano ang sinasabi ng salmo? Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Yan ang dasal din ni Maria. Yan ang gusto ni Maria para sa ating lahat na kanyang mga anak. Sana ang buhay natin ay isang buhay na nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting pag-uugali at magandang ginagawa natin. Yung pong sinasabi ng unang pagbasa natin sa aklat ng Levitiko, ang Diyos ay nagtalaga ng isang araw ng paglaya. Hindi lang araw, isang taon ng paglaya. Pinapakita, pinapaalala sa atin na ang Diyos laging nakahandang magtalaga ng paglaya mo, ng pagbuti ng buhay mo, ng paggaling mo, ng pagsaya ng buhay mo. Ang kailangan mo lang, sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Huwag mong kalilimutan. Kung gusto mong ikaw ay maging maginhawa, maligaya, gumaling, malaya, lalo na ang Diyos.
Kung meron mang unang naghangad niyan para sa iyo, ang Diyos muna. Yan ay kung makikiisa tayo sa plano at paraan ng Diyos. Huwag kang dumidiskarte ng sa sarili mo lang. Yan ang nangyari kay Herodes. Kaya napapatay niya si Juan. Natatakot si Herodes nung unang ipapatay si Juan sapagkat alam ni Herodes, mabuting tao ito eh. Mukhang tama naman. Kaya lang nagalit nang sitahin na ni Juan ang maling ginagawa ni Herodes at ni Herodias. Sila'y nabubuhay sa pagkakasala, pakikiapid. At ito ang hindi matanggap nila. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo po ay talagang gumagawa at nabubuhay sa masama, maling bagay, relasyon, trabaho, lagi tayong tamang hinala. Hinding-hindi tayo papayapa. Hanggang isang araw, hindi natin namamalayan, kinakain, sinisira ka na, inilalayo ka na sa Diyos ng iyong pagkakasala. Sa pagkapatuloy ng ating misa, hilingin natin sa ating mahal na ina, meron tayong nanay sa langit. Bukod sa ating mga nanay dito sa lupang ibinigay ng Diyos, meron siyang ibinigay na ina sa langit na walang sawang nagdadasal para sa pagbabago natin, para sa ikabubuti at ikaliligtas natin. Kapag nahihirapan tayong tigilan, tantanan at tapusin ang isang maling bagay, isang masamang relasyon, lumapit tayo kay Maria. Humingi tayo ng tulong kay Maria. Araw-araw, sa tulong ni Maria, mabuhay nawa tayo nang nagpupuri sa Diyos at gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama kasabay ng ating mga pananalangin at sabihin, makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasihayan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Tahimik po nating ipagdasal
ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan, gayon din ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating biktima ng mga bagyong nagdaan sa ating bansa, ang mga nawalan ng bahay, mahal sa buhay, at ang mga rescuers at volunteers na patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanila. Ipagdasal natin ang mga nakabilanggo, ang mga katutubo, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat po kami sa iyong anak na siyang lumubog sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo po ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sandibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya
pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pupanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po naming kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kasama ni Maria, araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lupapit ka lamang ang puso ko'y
Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat din hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa inyong mga ibinibigay pa ring tulong donasyon, hindi lang kapag nagmimisa, sa inyong mga binibigay sa koleksyon, yung mga nasa online sa ibang bansa, at kayo pong mga nagbibigay ng anumang inyong kabutihan para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Yung mga financial na tulong po ay doon pa rin sa ating finance parish office. At ang mga in-kind donations po na inyong binibigay tulad ng mga bigas, dilata noodles, kape, tubig, sabon, yan po ay sa ating Benedict Building. Nakapagdala na po tayo dito sa mga nagdaang bagyo sa Bulacan noong pong nakaraang Lunes o Martes po yata. Pero tayo po ay magdadala bukas sa Pampanga at sa susunod sa Bulacan muli at sa Rizal, lalo na sa Talim Island. Ito po ay sa abot ng ating makakaya sa tulong po ninyo, sa kabutihan po ninyo. Kaya maraming salamat dahil sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan din, kayo ang tunay na kayamanan ng simbahan dahil sa inyong kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,